Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Reaksyon ng isang bata sa nagkalat na basura sa Alay Lakad, viral online. Medical technologies, pumasa sa board exams ilang araw matapos masunugan. Inulan ng mensahe ng suporta. Hinihinalang magnanakaw sa Cebu City, ibinalik ang ninakaw. Suspect, nakasalubong pa ang kanyang biktima. Lolo na nagbigay ng reward sa kanyang apo, kinaantigan online. At Diane Medina, buntis sa kanilang baby number 2 na si Rojun Cruz. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain ay yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, bakit maraming kalat? Parte na ng paggunita ng mga Katoliko sa Semana Santa ay ang pakikiisa ng mga ito sa debosyong tinatawag na Alay Lakad. Pero bukod sa matinding pananampalataya, kaakibat din siyempre nito ang responsibilidad na panatilihing malinis ang kapaligiran, lalo na't ginagawa ito sa kalsada. Pero hindi ganito ang tumambad sa isang bata dahil sa nasaksihan niyang nagkalat ng mga basura sa daan. Ang naging reaksyon nito at ang eksklusibong paliwanag ng kanyang ama, tutukan sa trending report ni Millie Borja. Bahagi na ng taunang paggunita ng mga Katolikong Pilipino ang makiisa sa mga nakaugaliang debosyon tuwing sasapit ang Semana Santa o ang pagninilay ng mga Kristiyano sa sakripisyo, pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kabilang na nga riyan ang Alay Lakad, isang uri ng debosyon kung saan naglalakad ang mga Kristiyano sa malayong distansya, maaaring patungo sa simbahan o sa mga pilgrimage sites bilang pagsasakripisyo at pasasalamat sa Diyos para sa biyayang kanilang tinanggap at bilang tubos na rin sa kanilang kasalanan. At dahil nga kadalasang ginagawa sa mga daan, tila hindi na rin maiwasan ng mga tao ang maging pabaya pagdating sa kanilang mga pinaggamitang itinatapon sa maling lugar. Gaya na lang ng obserbasyon ng isang batang ito sa nagdaang Alay Lakad kung saan tumambad dito ang nagkalat na basura sa daan. Sa ibinahaging Facebook post ng ama nitong si Roland, sinabi niyang noong una, tinanong ng kanyang 11 taong gulang na anak kung bakit nga ba ito tinawag na Alay Lakad. At nang masagot na ito, agad pa raw itong sinundan ng isang hindi niya inaasahang tanong. Ayon sa bata, kung para sa pagsasakripisyo ang nasabing debosyon, bakit ganun na lamang sila magkalat? Now, she was so confused that time when I saw her ask that question because she was trying to connect how people can try to be holy and yet do such miserable things. Well, the funny thing is, the reason why we noticed it is because we were almost tripped by a burger carton and a lot of mineral water bottles, empty mineral water bottles. So that's when we actually looked at the entire scene that we were so surprised that there were even more garbage than people who were actually walking. Kaya ultimo si Roland, napaisip sa sinabi ng anak at ikinalungkot na lang kung paano umanong hindi kaya ng ilang mananampalataya na sanayin ang disiplina pagdating sa ganito mga bagay. Be real. I mean, you know, even though that the message was so powerful in the post that I have created, I still receive a lot of random messages from a lot of different people whom I do not know where their wits are. Because they would actually say that justifying that this is okay and this is promulgated actually by different religious groups and the LGUs must do better. Come on, even if you walk thousands of kilometers barefoot,
if you do not know how to respect others, respect nature, it won't make any sense. Ang post ni Roland umabot na sa 14,000 reactions kung saan karamihan ay nag-iwan ng sad reacts at 11,000 shares. Para sa MBC TV Network News, ito si Milly Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, pagsikat muli ng araw. Ganito mailalarawan ang nangyari sa isang registered medical technologist mula North Cotabato. Sa araw din kasi mismo kung kailan niya kinuha ang board exam, ay tinupok ng apoy ang kanilang bahay. Nung una ay hindi nito batid ang trahedyang nangyari at ipinaalam na lamang sa kanya matapos ang kanyang pagsagot sa licensure exam. Pero makalipas lamang ang ilang araw, isang magandang balita ang natanggap nito nang malamang pumasa ito sa board exams at isa ng ganap na registered medical technologist. Ang kwento ng pagbangon ng MedTech na si Christelle, panoorin sa trending report ni Pamela Adriano. Isang malaking dagok sa kanya at sa kanyang pamilya ang naranasan ng isang medical technologist mula Cotabato. Nilamon kasi ng apoy ang kanilang bahay at walang naisalba mula sa kanilang mga kagamitan, maliban na lamang sa mga mahalagang dokumento ng kanilang pamilya. Kinilala ang medical technologist bilang si Christelle Ann Maravilla at maging ang kanyang mga naipong medalya at certificates noong siya'y nag-aaral pa ay hindi na rin naisalba. Nangyari ang sunog noong araw din mismo kung kailan kinuha ni Christelle ang kanyang board exam nito lamang nakalipas na Marso. Ipinalam na lamang ng kanyang kaanak ang nangyaring trahedya nang matapos na ito sa kanyang licensure exam. Nakiusap din daw kasi ang mga magulang ni Christelle na huwag munang ipaalam sa kanilang anak ang nangyari para makapag-focus ito sa kanyang exam. Ayon kay Christelle, hindi niya lubos akalaing wala na itong babalikang tahanan. Pero makalipas lamang ang ilang araw, may dumating na magandang balita, lalo na para kay Christelle, nang malaman itong pumasa ito sa board exam at isa ng ganap na registered medical technologist. Pagbabahagi ni Christelle, sa ngayon ay nasa maayos ang kalagayan ng kanilang pamilya at nakatira pansamantala sa kanilang kaanak. Bumuhos naman ang mga komento at mensahe ng suporta ng mga netizen para kay Christelle at sa kanyang pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, doble karma. Taon-taon, umaabot sa higit 13,000 ang mga naitatalang kaso ng pagnanakaw dito sa Pilipinas batay sa Crime Index Report ng Statista nitong 2022. Sa dami ng insidenteng ito, ibahin ninyo ang kakatuwang nakawan na naganap sa Cebu City. Ang suspect kasi, ibinalik ang ninakaw na washing machine matapos matuklasang sira pala ang gamit. Ang masaklap, nakasalubong pa niya ang kanyang biktima. Sabay-sabay tayong mapakamot ulo sa trending report ni Arnold Herrera. Naniniwala ka ba sa karma? Isang hinihinalang magnanakaw kasi sa barangay Kinasang-an, Cebu City, ang tila binalikan ng karma. Not once, but twice. Ayon sa Inayawan Police Station, matapos ipuslit ang isang washing machine, agad itong ibinalik ng suspect. At kung iniisip mong nakonsensya ito, pwes nagkakamali ka. Ang dahilan kasi kung bakit niya ito ibinalik, sira pala ang nakuha nitong unit. At kung hindi ka nga naman ba minamalas, habang binabalik kasi ng suspect ang depektibong washing machine, eh nakasabay pa nito ang mismong may-ari. Kaya naman dali-dali ring nahuli ang naturang magnanakaw. Samot-sari naman ang naging reaksyon ng mga netizen mula sa nakakaaliw na ikwentong ito. May mga nagsasabing wag nang ituloy ang kaso dahil binalik naman ito ang naturang washing machine. May nakaka-good vibes na hirit naman ang netizen na ito. Anya, tila nalugi pa raw ang magnanakaw sa nangyari.
At may nagbiro pa na huwag daw agad husgahan si kuya at baka naman daw tinitesting lang niya kung gumagana ang washing machine. Samantala, kahit na ibalik na ang gamit, balak pa rin magsampa ng kaso ng biktima laban sa suspect. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending story, reward mula kay Lolo. Sa bawat achievement na ating natatamo sa eskwela noong tayo ay mga bata pa, isa na siguro sa pinakamasayang experience ay ang makatanggap ng reward mula sa ating mga lolo at lola. Nariyan ang paborito nating pagkain o di kaya ay pera para pandagdag baon. Tulad na lang ng senior citizen na ito na kinaantigan ng netizens dahil binigyan niya ng pera ang kanyang apo dahil good job ito sa school. Ang kwento ng reward ni Lolo sa kanyang apo, panoorin sa trending report ni Liway Abbas. Para sa ating mga lolo at lola, tayo na yata ang pinakamagandang biyaya na natanggap nila sa mundo bukod pa sa ating mga magulang. Kaya naman nang dumating tayo, labis ang tuwa nila at tila sila pangayata ang ating mga magulang dahil kakaiba ang pagmamahal na binibigay nila sa atin. Sa simpleng achievement sa school, palagi silang may reward sa atin para mas ganahan pa tayong galingan sa klase. Tulad na lang ng 96-year-old lolo na ito na siyang kinaantigan ng netizens dahil sa pagbigay niya ng reward sa kanyang apo. Ang apo niya lang naman ay nakakuha ng matataas na marka sa eskwela. Kaya naman bilang reward ay kumuha siya ng 50 pesos para ibigay ito sa kanya. Labis naman ang pasasalamat ng apong si Eka sa kanyang lolo at napasabi na lang na grandparents' love hits different indeed. Dahil sa TikTok post na ito na umabot na sa mahigit 900,000 likes at 4 million views, nakarelate at namiss din ng netizens ang kanilang mga lolo at lola. Mahalin natin ng labis ang ating mga lolo at lola dahil sila rin ang nagsisilbi nating number one fan sa bawat achievement natin sa buhay. Para sa DZRH-TV, ito si Liway Abbas. Sama-sama tayo, Pilipino! At para sa trending showbiz balita, baby number 2! Kasabay ng Easter Sunday, masayang inanunsyo ng TV host actress na si Diane Medina ang pagbubuntis sa kanilang ikalawang anak ni Rojun Cruz. Mga detalye sa showbiz report na ito. Six months pregnant na si Diane Medina sa kanilang second baby ng aktor na si Rojun Cruz. Nitong huling araw ng Marso, eksaktong Pasko ng muling pagkabuhay, idinaan ng TV host actress sa isang IG post ng pagbabahagi sa naturang good news na kanyang itinuturing bilang answered prayer. Kalakip ang ilang pictures flexing her baby bump kasama ang anak na si Joaquin at mister na si Rojun, hawak ang isang ultrasound image. Sinimula ni Diane ang post sa mensaheng Easter is all about celebration of new life. Kung kaya't kasabay daw nito ay kanila ring ipinagdiriwang at napiling i-anunsyo ang kanilang paparating na little bundle of joy. Labis-ani ang pasalamat ng mag-asawa sa blessing na ito at humiling na ipagdasal sila sa panibagong journey. Agad namang bumuhos ang mga komento ng pagbati para sa second baby ni Diane at Rojun. Gaya ni Alex Gonzaga, Yasmin Kirby, Rocco Nacino, Andrea Torres, Carla Villana, gaya din ang kapatid ni Rojun na si River Cruz at girlfriend nitong si Julianne San Jose. 2019, nagpalitan ng matamis na ido ang dalawa habang sa sumunod na taon, isinilang ni Diane ang kanilang first baby na si Joaquin. Para sa DZRH-TV, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino! I
isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento po ng napakaraming basura na tumambad po sa ating batang bida ngayon sa ating trending at viral na video. O diba, nakakagulat at nakakahiya. Dahil syempre, katatapos lamang po ng Semana Santa, tayo po ay nagpakabait, naging mga deboto, nagpasyal sa mga simbahan, pero hindi po natin naisip na ipaglaban naman din po at ipagdasal ang kalikasan, di po ba? At syempre, mga bata, sinusundan o sinusunod lang naman po nila ang gawi o ang usual na ginagawa ng mga mas nakakatanda sa kanila. Kaya dapat maging maganda po tayong ehemplo dahil ang reaksyon po ng batang ito ay reflection po ng ating karakter bilang mga mas nakakatanda sa mga kabataan. Dapat pangunahan po natin at maging maganda po tayong example sa kanila para tutularan nila po tayo. Aba, napaka-basic lang naman po na kung meron tayong mga basura ay huwag po natin ikalat kung saan-saan. O diba? Kung kaya po muna natin, na ilagay po muna natin sa ating mga bulsa hanggat sa makakita po tayo ng basurahan ay dun po natin itapon. Disiplina po, di ba? At syempre, ang mga bata ay tinutularan lang po naman nila, ginagaya po nila ang mga mas nakakatanda sa kanila. Dapat lagi po nating isaisip yan. At syempre, hindi lang naman po dapat sa Semana Santa o Holy Week po natin pag-usapan yan. Dapat araw-araw po ay lagi nating isipin ang responsibilidad din po natin sa ating kalikasan at sa ating kapaligiran. Dahil syempre, bilang mas mga nakakatanda po sa mga kabataan na yan, hindi naman po natin pwedeng iiwan po ang mundo na napakadumi at syempre, sira na pong kalikasan dahil mamanahin po yan ng mga susunod na henerasyon. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman, itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen O. Yong. Sama-sama tayo, Pilipino!